Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Alamin ang lagay ng panahon na mula sa pinagkakatiwala ang tagapaghatid. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa weather update. Disclaimer, video courtesy and credits to the respective owner. Maraming salamat po. Magandang hapon sa ating lahat. Narito ang update natin sa magiging lagay na ating panahon. Patuloy pa rin nakakaapekto ang shear line sa may silangang bahagi ng Central Luzon. Dala pa rin ito yung mga kalat-kalat na may hina hanggang sa atamtang mapag-ulan sa bahagi ng Aurora at sa northern portion ng Quezon. Samantala, patuloy naman umiiral ang northeast monsoon o amihan sa bahagi ng northern Luzon at sa nalalabing bahagi pa ng Central Luzon. Na kung saan, kung makikita nga natin dito sa ating satellite imagery, sa bahagi po ng Cordillera at ng Cagayan Valley ay maulap po ang kalangitan at may mga inaasahan po tayo dyan na may hinang mga pag-ulan dala nga ng amihan. Sa Ilocos Region at sa nalalabing bahagi pa ng Central Luzon, bagamat maaliwalas sa panahon po yung ating inaasahan dyan ngayong gabi, ay may mga posibilidad naman po yan na mga isolated na may hinang mga pag-ulan o mga pag-ambon dala rin ng amihan. Kaninang alas 4 ng hapon, may namataan po tayong LPA na sa layong 1,500 km silangan ng Mindanao. Itong LPA na ito ay hindi natin inaasahan na magiging isang bagyo at posible rin itong matunaw sa loob po ng 24 hanggang 48 hours. Ngunit yung trough na nasabing LPA, magdudulot yan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog sa may Caraga, Northern Mindanao, Davao Region at sa bahagi po yan ng Sokcergen. Kaya pinag-iingat natin yung ating mga kababayan na nakatira sa mga low-lying areas at sa mga bulubundukin lugar na mag-ingat po sila sa banta ng pagbaha at mga pagguho ng lupa. Samantalang dito po sa Metro Manila at sa nalalaming bahagi pa ng ating bansa, ngayong hapon hanggang mamayang gabi ay mga dagli ang pag-ulan lamang po yung ating inaasahan dala ng mga localized thunderstorm. Para naman po sa magiging lagay ng ating panahon bukas, bahagyan lalakas po yung ating northeast monsoon o amihan. Kaya dito po sa bahagi ng Cagayan Valley ay may inaasahan pa rin tayong makulimlim na panahon maghapon at may mga mahihina mga pag-ulan. Ngunit dito po sa Metro Manila, pati na rin sa nalalaming bahagi pa ng Luzon, maaliwalas na panahon po yung ating inaasahan bukas at may chance rin po ng mga pag-ambon. Dala rin yan ng amihan. Temperature range natin sa Baguio City ay mula 15 hanggang 22 degrees Celsius, samantala sa Metro Manila ay 24 to 31 degrees Celsius. Sa Lawag naman, 23 to 30 degrees sa agwat ng temperatura bukas, samantala sa Tagigaraw ay 21 to 29 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 20 to 28 degrees sa agwat ng temperatura, samantala sa Legazpi, Puerto Princesa at Calayan Islands ay 31 degrees ang maximum temperature. Dumako na po tayo dito sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Bukas po, asahan natin na magiging maaliwalas ang panahon sa buong bahagi ng Kabisayaan at ng Mindanao. At may kainitan po yan sa dakong tanghali at may chance naman na mga pagnandali ang buhos na pag-ulan pagsapit ng hapon at gabi dala ng mga localized thunderstorm. Temperature range po natin sa Iloilo ay 25 to 31 degrees Celsius, samantala sa Tacloban at Metro Cebu ay maglalaro sa 24 to 31 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 22 to 30 degrees sa agwat ng temperatura bukas, samantala sa Metro Davao ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa may bahagi na po ng Zamboanga City ay 24 to 33 degrees ang agwat ng temperatura. Dumako na po tayo sa kalagayan na ating baybaying dagat. Nataas pa rin po ang gale warning natin sa may Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Delikado pa rin po ang pagpalaot sa mga nabanggit kong karagatan kaya hanggang sa kasalukuyan ay hindi natin sila pinapayagang pumalaot dyan dahil sa inaasahan natin malaki at matataas na mga pag-alon, posible po umabot sa 4.5 meters ang wave height. Samantala, dobling pag-iingat din po yung ating paalala sa mga maglalayag sa nalalabing bahagi pa ng baybayin ng Luzon, pati na rin sa may eastern seaboards ng Visayas at Mindanao dahil sa inaasahan po nating katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Para naman po sa ating 3-day weather outlook dito sa Kamaynilaan, simula po Huwebes hanggang Sabado, wala po tayo nakikita na malawakang mga pag-ulan kaya asahan po natin na magiging maaliwalas yung ating panahon dito sa Metro Manila. 24 to 32 degrees sa agwat ng ating temperatura in the next 3 days sa Metro Manila.
Sa Baguio City naman po, hanggang Sabado, magpapatuloy yung maaliwalas na panahon natin inaasahan. By Thursday nga lang, may mga tsansa po ng pag-ambon. While on Friday and Saturday, may inaasahan po tayong mga panandali ang buhos na pag-ulan, dala po ng mga localized thunderstorm. 15 to 23 degrees, sagot ng temperatura sa Baguio City in the next 3 days. Sa Legazpi City, asahan natin na magpapatuloy yung naranasan po nila dyan na maaliwalas sa panahon. May pagkamainit po sa dakong tanghali na abot sa 32 degrees ang maximum temperature at sa umaga naman 24 to 25 degrees ang agwat ng temperatura. Sa Legazpi City, may mga posibilidad din po tayo ng mga thunderstorms pagsapit ng hapon at ng gabi. Ganon din po yung ating panahon na inaasahan sa bahagi ng Cebu. May pagkamaalinsangan din po sa tanghali at may mga tsansa ng pag-ulan pagsapit ng hapon at ng gabi. 25 to 32 degrees agwat ng temperatura sa Metro Cebu. Sa Metro Davao naman hanggang Biyernes, magpapatuloy yung fair weather condition na ating naranasan dyan. Ngunit pagsapit po ng Sabado, mataas ang tsansa ng pag-ulan sa bahagi ng Metro Davao. 25 to 32 degrees agwat ng temperatura in the next 3 days. Ang araw po natin dito sa Kamaynilaan ay lulubog sa 6 p.m. at sisikat naman po ito bukas ng 6:20 ng umaga. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa lagay nating panahon, mangyaring i-like at i-follow kami sa aming Facebook at Twitter account sa DOST_pag-asa at bisitahin namin website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph. At yun muna latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, ito po si Ana Claren. Magandang hapon.